Leo, tignan po natin kung kamusta or ano ba ang mensahe sa iyo ng iyong mga spirit guides ngayong 2024. So, meron tayong ginawa noong 2023. If hindi nyo pa yung napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Sa comment section ko pala siya ilalagay para mabilis ninyong makita. Okay? So, tignan natin ano ba yung card na nagre-represent sa iyong spirit guide. Okay. Spirit guide, please. Tignan natin ano po ba yung card na nagre-represent sa spirit guide po ni Leo. Okay, so ang nakikita ko pala dito, okay, ang na-pick up ko kasi is orchids. Hindi ko alam kung mahilig ba kayo sa orchids, ganyan. Tignan natin. Or sa dragon fruit yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung ba't puro prutas yung pinapakita sa akin. Even kay Aries. Tignan natin, spirit guide. So we have the hermit. So tahimik lang pala yung spirit guide mo. Ano lang siya, Leo, pinagmamasdan ka lang niya. Mahilig siyang magmasid sa mga ginagawa mo. So kung you feel sometimes na parang mayroong nakatingin sa'yo, that is your spirit guide. Hindi nga lang siya nagpapakita sa'yo, pero pwedeng you could feel their presence. Ayan. Tignan natin. Hindi ko alam yung iba sa inyo, mahilig ba kayo sa bodies of water? Ayan. Or mahilig ba kayo mag-swimming? So, pwede mas nakaka-connect din kasi kayo sa inyong spirit guide kapag ganyan. So, tignan po natin, okay, paano mo ba mapapalalim ang connection mo sa kanya? Tignan natin, spirit guide, or sa kanila. We have 5 of Wands. You need to be competitive. Ayan. So, nakikita ka talaga ng spirit guide mo, kung ano iniisip mo, ano yung mga gagawin mo na hakbang. Ayan po. So, di ba, you just, ano, oo, kailangan maging competitive ka talaga dito. Hindi naman yung may maaapakan ka na ibang tao. So, ayan, tignan natin. And gusto din pala ng spirit guide mo, ikaw yung tipo ng tao na kumikilos ka lang ng tahimik. Ayan, kaya naman huwag mong ipapaalam sa mga ibang sa ibang tao yung mga plans mo sa buhay mo, sa career mo, kahit saan. Okay, ano ba yung request niya sa iyo? We have the Tower. Oh, meron ba dito nagbabalak ba kayong mag-resign sa trabaho, lumipat ng trabaho ganyan or lumipat ng bahay? Pwede kasi yung iba sa inyo mas makaka-connect kayo kasi pwede po na ayan, ayan. Also pala, pag umuulan. So, may tubig talaga na presence dito sa connection mo with your spirit guide. So, pwede yun nga pag nagbababad ka sa, kunwari sa dagat, naliligo ka sa ulan. Ayan, pwedeng mas makaresonate ka sa kanya, mas makakonnect ka sa kanya sa iyong spirit guide. And also, ayan, pag kumikidlat din, mas nakakakonnect ka sa iyong spirit guide. Siguro, yung iba sa inyo, hindi kayo takot sa kulog o kaya sa kidlat. Tapos may pinapakita pa dito ang ano mo, spirit animal mo, squirrel ba to? Hindi ko alam kung squirrel ba yan. O yan, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Chestnut, okay. So uso pa ba yun? Ay, kastanyas ba yun? Ay, hindi ako sure, pero yan, kastanyas yung nano ko dito. Tignan natin, ah, diba yung mga ano nga, chestnut nga yung kinakain itong mga squirrel ba yan? So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa yung request pa ng iyong spirit guide? Tignan natin. Meron tayo ditong King of Cups. Gusto niya talaga tahimik ka lang, Leo. Ayan o. Your emotions. Ayan po. Tapos kain ka daw ng mga lamang dagat. Kasi baka yung iba sa inyo, saan ba kayo mahilig sa mga meats ba? Sa mga red meat, white meat. So, your spirit guide is encouraging you to take, okay? Or to eat. Yung mga fish, crabs, mga ganyan. Mga shellfish, yun po yung sinasabi sa'yo dito. Or meron dito, hindi ko alam kung meron kayong talabahan, tahungan. Baka yan yung iba sa inyo, Leo, yan yung inyong negosyo. Basta something regarding sa tubig. Ayan po, tignan natin. So yan yung mga request sa'yo ng spirit guide mo. Wala silang nire-request para sa sarili nila ngayon eh. Ay, oo. So napaka... selfless ng iyong guide, you know. Basta, ano lang siya, gusto ka lang niyang tignan, ganyan. Pinagmamasdan ka lang niya. Ayan yung pinakamalakas na energy na lumalabas, okay? Oo. Ito yung spirit guide ninyo na pumofront ngayon. Gusto niya tahimik lang. So, siguro, kayo ngayon, Leo, gusto niyo is katahimikan lamang. So, tignan natin, ano ba yung mga bagay na need mong i-improve sa sarili mo? 3 of Wands, yung mga plano mo nga po, talaga, yung sinasabi dito. At saka sinasabi sa'yo, huwag ka na mag-procrastinate.
kapag meron talagang merong opportunity na dapat i-grab mo daw yan, sabi ng iyong spirit guide. Kasi yung iba sa inyo nakikita ko dito, parang you are asking pa yung mga tao sa paligid mo, okay ba to? Dapat ko ba itong panggapin, etc. So, wag daw, mali. Hindi naman mali, pero gusto kasi na spirit guide mo, matuto ka ng sarili mo. Okay? Yung matuto ka mag-desisyon para sa sarili mo. Tignan natin. Ayan, the sun. And ayan, i-balance mo. Ito kasi, di ba, nagme-meditate. So, i-balance mo yung root chakra mo para ikaw yung tipo ng tao dito, Leo, na hindi pa bago-bago ng mga desisyon sa buhay. At saka yun nga, para hindi mo na din daw kailanganin yung help or yung suggestion ng ibang tao. Ikaw na sa sarili mo ay yung mag-decide. Yun yung gusto talaga ng spirit guide mo. Yan yung gusto niyang ituro sa'yo. Na kumilos ka ng tahimik, mag-decide ka ng tahimik, gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin para sa sarili mo ng tahimik. Okay? So baka meron dito nag-spend kayo ng time sa library o kaya meron dito librarian kayo. Tignan natin. Or pwedeng ang mga nakaka-deal ninyo, parang katunog lang, no? Libra. Tignan natin, Leo, ano pa yung mensahe? Okay, how to stay connected? Queen of Cups. So tahimik talaga, your emotions. Ayan po. Balance nyo talaga. So you can do some meditation. Yun yung kailangan ninyong gawin. Oo. So kaya pala may mga orchids. Kasi diba yung ibang mga orchids, sa ano lang natin sila nakikita, lalo na yung mga rare sa mga bundok, ganun. So baka meron dito ay gusto nyong mag-hiking. So i-force nyo yan, ituloy nyo yan. Baka may nagbabalak ditong mag-hike. So ayan po, parang pinupush din talaga kayo ng inyong spirit guide. Tignan po natin. Ano pa ba? Card to represent your life purpose naman. We have Ace of Pentacles. Okay. So ito kasi, this is parang new start kasi ito. Okay? So yan, pagdating din sa iyong kaperahan, pagdating sa mga bagay na vina-value mo, sinasabi dito na kung magbibigay ka man, Leo, dapat bukal talaga yan sa puso mo. Bukal yan sa loob mo. So more on help yung nakikita ko dito, helping hand. So pwede po na yan yung life purpose mo. Basta once na tumulong ka, dapat ano yan, sa kaibuturan mo yan. Hindi pwede na dahil tutulong ka lang kasi ay meron akong mabibenefit sa tao na yun eh. Kaya tutulungan ko siya. Siguro somehow kasi para maging balance naman yung mga nangyayari sa life mo. Pero huwag ka lagi yung tipong tutulong ka lang kasi meron kang mapapala dun sa isang tao. Huwag yun yung isipin mo. Yan yung sinasabi sa'yo ng iyong spirit guide. Kaya nga sabi niya, ayan o, kapag ikaw din ay tumutulong, tahimik ka lang. Diba, hindi mo kailangan mag-ingay, hindi mo kailangan i-post yan sa social media. Tignan natin kung ano pa. So more on, ano pa po spirit guide ang mensahe? We have Five of Cups. And also, yun yung sinasabi sa'yo ng spirit guide mo, huwag kang manghihinayang kapag meron kang binibigay. Kasi ibabalik naman talaga yan sa'yo. Kaya lang kasi pwedeng hindi sa way na gusto mo. Pero, ibabalik po yan sa'yo ng sobra-sobra pa nga po. Tignan natin, ano ba yung mensahe niya sa'yo ng yung spirit guide? You work on yourself. You work things out. Ayan po, kung meron dito mga relationships na gusto mong ayusin, ayusin mo na daw yan ngayong taon, sabi ni Universe. And matuto ka din naman dito na parang huwag kang maging bias. Okay, hindi lang dapat yung sarili mo yung opinion, yung sarili mo yung tinitignan mo dito. Tignan mo din kung okay ba yung mga nasa paligid mo, lalong-lalo na yung family mo o yung family na binuo mo dito. Tignan natin kung ano pa yung blessings naman na pwede mong ma-receive. Spirit guide, ano po yung blessings na pwedeng ma-receive ni Leo? So, medyo tahimik kasi yung mga spirit guides po ninyo. Tignan natin. Siguro pag nakikita nyo lang sila, or nakikita nyo yung spirit guides ninyo, more on parang light lang sila. Parang, hindi shadow. Pwede rin shadow, pero nagliliwanag siya na shadow, hindi yung itim. You know, mas more on ano, maliwanag siya. Could be warm light, parang ganun yung kulay nila, white or yellow. Yun, tignan natin, spirit guide, blessing po na pwedeng ibigay sa'yo ng iyong spirit guide ngayong taon na ito. Meron tayo dito nga, blessing from your ancestors. Ayan, ancestor mo pala to. So pwedeng lolo mo, lola mo. So sino ba yung tahimik dyan sa family ninyo na namaalam na? I mean, yes, nanahimik na talaga sila, pero nung nabubuhay pa, sobrang tahimik. Yung parang natatakot ka
pwedeng yan yung ano mo, yan yung spirit guide mo, yan yung ancestors mo na nagbabantay sa'yo. So parang, di ba pag nakikita mo dati, kunwari matanda na siya, nakikita mo, natatakot ka sa kanya. Kasi parang, parang masungit, ganun. Yan yung nagbabantay sa'yo. Kaya pala tinitignan ka lang niya. Hindi talaga siya mahilig makialam sa mga nangyayari sa life mo. Kaya naman, Leo, kaya tumahimik ka lang talaga dito. Kasi madaming nangingilam sa nangyayari sa life mo, mas gumugulo siya. Okay, so we have number 16. Ayan, pa pwedeng yan yung ano mo, lucky number mo. Ayan, 1-6, or pwedeng significant yan sa life mo ngayong taon. At kung gusto mo pong malaman kung ilan ba yung iyong spirit guide, ano ba yung mga pangalan nila, ayan, tignan nyo lang kung may mapipick up kayo. And habang pina-play ko yung ating singing bowl, pakinggan nyo yung sinasabi ko. At kung ano yung unang papasok sa isipan ninyo, sa intuition ninyo, yun po yung mga sagot na hinahanap po ninyo. Ilan ang spirit guide mo, Leo? Ano ang mga pangalan nila? Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and stay connected po sa inyong spirit guide ngayong taon na ito. Bye!